Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kapir si Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Yan mga nagsasabing Marcos, tanungin ninyo, bakit si Marcos? Bakit siya? Hindi naman nila may papaliwanag yan eh. Ah, basta Marcos lang. Eh, hindi kayo naghahanap ng para sa ikabubuti ng Pilipinas. Kung talagang gusto ninyo na lumimot, eh, huwag mo na iboto yan. Di ba? Ba't mo pa iboboto yan? Lilimot ka pala eh. Di ba? O, kalimutan, pero sasabihin mo, bakit ihingi ng tawad? O, pararatangan mo pang pamilya lang ang away na yan? Eh, pamilya yun, siyempre, masakit sa pamilya niya yun. Di ba? Pinatay niyo eh. Oh, at ang masakit ngayon, itong mga official ngayon sa gobyernong mga walang hiya, ha? Gusto nila makabalik yan kasi diyan maipagpapatuloy nila katarantaduhan nila, di ba? Oh, kaya nila gusto yan. Eh si Lenny, wala kang makikitang balak na magtuloy ng ganyan eh, di ba? Lahat ng masasama nilang pinagagawa ngayon, at sa mga nakaraan, hindi gagawin ni Lenny yun dahil wala naman siyang track record na nag-abuso sa kapangyarihan. At saka ito ang tandaan ninyo, nasubok nyo na lahat yan. Ba't kailangan nyo magbalik? Di ba? Oh. Eh at least eh, yung tinamasa natin demokrasya sa panahon ng, dahil sa EDSA, panahon nila Cory, na ibalik yan, yung kalayaan ng taong bayan. Oh, kahit ano pa sabihin mo, sila ang gumawa niyan. Di ba? Etong mga nag-abusong ito, kayo ba nasa pwesto ngayon kung hindi dahil din kay Cory? Wala rin kayo. Di ba? Wala rin kayo. Bakit? Hindi naman uso eleksyon sa panahon ni Marcos noon eh. Ang eleksyon noon, baka akala ninyo pinapatay ang mga kalaban ng administrasyon pag may eleksyon. Oh, di ba? Lahat ng naninindigan ay pinagpapapatay. Oh, yun sa Antique, di ba? Oh, pinagpapatay yun. Oh, balikan nyo kasaysayan. Oh, eh, sasabihin mo, hindi ka naman tao pa nun. Wala ka pang isip nun. Ha? Eh, kung may isip ka na pala nun eh, ang ipaglalaban mo pa rin, diktador? Aba eh, pasalamat ka. Kaya ka naging mayor ng Maynila, nakakuha ka ng pwesto, dahil malaya na ang eleksyon dito. Hindi na uso yung panahon ni Marcos na ang kailangang manalo sila lang. Nakita mo, tumakbo si Ninoy. Oh. Sino nanalo sa kanila? Wala, sila lang nanalo. Mga kaibigan, galit ang tao no, baka akala ninyo nagkaroon ng mga rally pagkatapos ng eleksyon sapagkat ang paniwala ng tao nanalo si Ninoy Aquino sa eleksyon kahit siya'y nakakulong. Mga kaibigan, dinaya si Ninoy Aquino. Oh, eh, sipin mo yan. Oh, eh, ito si Isko Moreno, di ba malakas kayo sa media? Ha? Ang lakas nyo, ubuhin lang kayo, nasa dyaryo kayo eh. Oh, eh, subukan mo kaya, itanong mo naman dyan sa mga media na yan na nasa bulsa ninyo. Ha? Kung gusto nilang matulad sa mga mamamahayag na nawalan ng trabaho sa ilalim ng martial law. Di ba? Sa martial law, wala. Kaya maririnig mo lang noon, hindi tayo mulat dahil mga bata pa tayo at yung mga hindi naman interesado sa politika dahil mga bata pa, tayo noon, hindi naman tayo sumasali sa mga rally-rally, mga kung ano-ano, mga kaibigan, di ba? Nung tayo'y nag-aaral nung... Kasi nung ideklara ang martial law, eh, first year high school lang ako nun eh.
mga kaibigan eh. Oh, hindi tayo lumalahok sa mga rally. Oh. Dahil masyado pa tayong bata noon. Ngayon, yan nga ho, ha? Lahat na itong tinamasa ngayon, inabuso lang eh. Inabuso nitong mga hayop na ito, ginamit pa nga si Ninoy eh. Di ba? Ilan ang gumamit sa pangalan ni Ninoy na nagpayaman lang, mga kaibigan. Alin kayo mga barangay? Ala naman kayong boses noon eh. Nung panahon ni Marcos eh. Eh, nung panahon ni Marcos, pwede mong utusan ng barangay eh. Mga kaibigan eh. Oh, ako natatandaan ko, pumipila ako sa pagbili ng bigas sa truck pagka dumarating yung truck ng bigas. Ako utusan ng nanay ko para pumila at bibili ng bigas. Mga barangay, barangay chairman nga nun dun sa Kwan, di sa pagyayabang ha. Ang liit kong bata ha. Pero yung barangay dun sa tinira namin dyan sa Santa Cruz kasi nasunugan kami sa Baklaran. Napatira kami dyan sa isang garahe dyan. Mga kaibigan, yun ang inuupahan namin. Ang dami namin magkakapatid. Maliliit pa kami. Eh, alam niyo yung barangay chairman doon? Naalaman niya na meron akong kamag-anak na nakapwesto sa Maynila. Yun ang bumuhay ng barangay. Nag-umpisang buhayin niyang barangay sa Maynila. Kasi dati naman may barangay na pero wala nang silbi. Ha? Yan, binuhay niya yan sa Maynila. Naging tauhan din ni Imelda ito bandang huli. Binigyan ng mataas na pwesto sa Metro Manila Commission pa yan nung araw. Hindi pa yan MMDA, MMC pa yan dati. Oh, eh, nung mabalitaan niya, kamag-anak ko pala yun, eh, sabi niya, pwede mo ba niya akong samahan para makilala niya? Kasi siya ang barangay, ano ron eh, captain eh, barangay chairman namin dun eh, sa lugar na yun eh. Eh, hindi naman tayo kasi naglalalapit noon sa mga kamag-anak. Oh, mga kaibigan, kahit na anong hirap namin, hindi kami ganun. Oh, hindi kami ganung klase na magmumulestya o kaya lalapit sa kamag-anak, mga kaibigan. So, marami silang hindi pinagdaanan eh, na nagsasalita, hindi alam ang katotohanan. Eto na lang, oh, panoorin ninyo, di ba pinalabas natin sa inyo yung pinarinig natin dito yung interview kay George Harrison ng The Beatles? Ah, maraming interview yan. Maging yung mula nung pagkatapos na mangyari yung pambubugbog sa kanila sa airport dito, ha? In-interview sila, mga kaibigan, sinabi nila, nasa ibang bansa na sila, kung gaano sila katakot nun, yung pangyayari. Di sila binayaran, ha? Sa naging concert, siguro tiyak na tinakot yung promoter, di ba? Oh, ngayon, eto, tinan nyo sinungaling si Bongbong. Di ba may interview sa kanya na na sinabi niya nagtapos siya, nag-graduate siya sa isang universidad na hindi naman pala totoo, ha? Sapagkat wala siyang diploma, ayon na rin mismo sa patotoo nung universidad. O ngayon, eto, pinagmamalaki niya rito, panoorin ninyo ulit yung interview kay George Harrison. Ito'y nung panahong na sila ay pinabagsak na at papunta na ng Hawaii, na-interview si George Harrison at binanggit niya sa interview yan. Ha? Eh, pero itong si Bongbong Marcos may interview rito. Ha? Magkasunod dito, panoorin ninyo. Si Bongbong Marcos, in-interview siya. Tinanong siya, sino paborito niyong mga kwan, mga rockstar? Oh. Eh, sabi niya, yung Stones, Rolling Stones, di ba? Tsaka The Beatles, naging kaibigan niya raw yung mga yan. Yung sinungaling eh. Eh, yung Beatles, hindi nakalimutan yung ginawa sa kanila. Habang nabubuhay sila, hindi kinakalimutan. Hanggang nung huli nga, eh, meron pa akong na, yung binabanggit natin, si Paul McCartney na interview eh. Tsaka yung ibang personalities eh. Hindi nila kinakalimutan yung nangyari dito, mga kaibigan. Ang laking takot ang idinulot noon. At napakalaking kahihiyan sa mga mamamayang Pilipino. Kaya natin ito ipinaririnig
para makita nyo lang kung ano silang klase. Yan bang pinagdaanan nila pagkatapos ng pagkabagsak sa kanila? Gagawa pa sila ng mabuti para sa taong bayan? Katarantaduhan o yun, mga kaibigan. Ang daming pera. Oh, eh, diyan mo makikita yung mga taong susuporta pa diyan dahil lang sa pera. Kakalimutan mo na ang kasaysayan. Kakalimutan mo yung puhunan ng mga taong nagbuwis ng buhay para tayo lumaya sa diktadorya. Kakalimutan mo yung babaliwalain mo. E di para na muna rin binaliwala si Rizal, binaliwala si Bonifacio na kamukha nun ang ginawa. Eh mas masama pa nga nung Marcelo sapagkat Pilipino nakaupo sa gobyerno. Sipin mo, kung paano tayong inaapi ngayon, mga kaibigan, eh ganun ang pangaaping ginawa. Ha? Eh di bali sana kung sinakop tayo ng dayuhan eh, kamukha nung panahon nila Rizal eh. Eh ngayon ito, voluntarily, ispasasakop ka pa eh. Ito pa magtutulak sa atin, pa maging alipin tayo eh. Ng mga inchik eh. O ito, panoorin ninyo kasinungalingan ni Bongbong Marcos at kasunod yung interview kay George Harrison. Sinong idol yung rockstar nun? Stones, Mick Jagger, well, the Beatles, all of them who, I became friends with all of them eventually. Oh, no, nakilala ko silang lahat. Siyempre, nakatunga ako. Can't go to Honolulu anymore though, can you? From Maui or just in general? No, just because of Marcus. Oh, yes. Well, we heard that today that he might be on his way. Well, he tried to kill us, President Marcus. Yes, do you want to review that? Yeah, well, we went to Manila back in the 60s, the Beatles on a tour, and we did the concert. The next morning, we were in bed, and somebody knocked on our door of the hotel suite saying, come on, you're supposed to be at the palace. And we said, no, we're not. We didn't have any engagement anywhere, but somebody had, you know, some smart guy had said, sure, I'll get the Beatles up to the palace. And they said, turn on the TV. We turned the television on, and there it was, this big palace with lines of people, and the guy saying, well, they're still not here yet. And we watched ourselves not arrive at the palace. But we were never supposed to be there. And so what they did was they said, Beatles snub first family, which I'm glad we did. See, even in those days we had taste. And so consequently, he set the mob on us and tried to beat us up, which they did. They beat up a lot of people with us and wouldn't let the airplane leave Manila until Epstein, our manager, had to get off the plane and give back the money we earned at the concert. So that's what I think of Marcus, old twat he was. Ayan o, narinig ninyo ha. Kaibigan niya raw yan eh. Ha? Naging magkaibigan. May nagsasabi dito, dapat daw ma-interview si Paul McCartney. Hindi ho, na-interview na. Katunayan, meron ditong ilang mga pangahas na nagpapahatid ng video kay Paul McCartney, kinukunan sila ng kanilang mensahe na mag-concert. Hinihimok nila si Paul McCartney dahil nga may edad na, bumalik dito sa Pilipinas para mag-concert. Ayaw ni Paul McCartney, mga kaibigan. Isinumpa nila itong Pilipinas. Alam ba ninyo, tawag nila John Lennon pagkatapos ng insidente dito. Pinabugbog sila sa airport eh. Dahil tumanggi silang na sila ay pumunta sa Malacañang nang without any notice. Ha? Dahil birthday yata ni Bongbong Marcos, may children's party sa Malacañang. Patutugtugin nila ron yung Beatles. Ang dami nag-abang, ha? Na tao. Eh wala naman silang invitation ayon sa paliwanag nila. Ha? At hindi nga raw sila nagsisi. Dahil doon nila napatunayan, meron silang panlasa eh. May taste sila. Di ba? Oh, hindi lahat ng imbitasyon eh, dinadaluhan nila. Eh, sinumpaan ng Beatles ito eh. Itong mga Marcos na ito, kaya yung interview na yung kay George Harrison, may banta pa si George Harrison ng ano eh, nung parang susuntukin eh, di ba? Oh, mga kaibigan eh. Oh, kasi iba yung takot na dinanas nila rito sa Pilipinas.
Eh, interviewin mo. Oh, Isko, ikaw ang magtanong. Mahilig ka mag-Facebook eh, di ba? Diyan kayo nagpapakita ng, kunyari, may ginagawa kayo, wala naman kayong ginagawa. To, tanungin ninyo kay Isko, nasan yung 1.5 billion na inutang mo sa DBP? Ha? Alam ba ninyo ang katumbas ng utang? Yung utang, yung commission mo ron, magkano? Sabihin mo, 15%. Ha? Magkano ang 15% ng 1 bilyon? Magkano yun? 150 million. Oh. Magkano yung kalahati nun? 75 plus 75 million. Magkano yun? More than 200 million, mga kaibigan. Oh. Kaya yung SALE nila, hindi totoo yun eh. Na kaya nga ang nilagay lang nila sa SALE nila kung magkano yung total eh. Bakit? Hindi nila diniklara lahat, di ba? Kasi nakalagay sa, dapat ilagay nila sa SALE kung ano yung katumbas ng halaga ng pera nila. Halimbawa, bahay at lupa mo, magkano? Ang estimate, magkano? Oh, maniniwala ba kayo na nakatira yan sa Chera Ek-Ek dyan sa Alabang eh? Nagbababa sa 70 milyong piso? Hindi. Ito noon pa, magkano na bahay sa Alabang, Ayala Alabang? Yung area na yan, magkakatabi yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Kung di ako nagkakamali, magkapit bahay na sila ni Bato ngayon eh. Oh, di ba? Mga kaibigan, magkano halaga? 100 million ang halaga ng bahay at lupa riyan. Oh. Eh, ito ah, akala nitong mga walang isip na tao noon, wala pang muwang, ah, kung ano ang nababasa at naririnig nila, yun na yung totoo. Bakit? Nakalimutan nila kasi na sa panahon ng Marcelo, walang kalayaan. Ha? Meron ngang radyo, meron television, pero ang mapapanood mo lang, puro pabor sa administrasyon. Hindi ka pwedeng sasalungat sa administrasyon. Pag sumalungat ka, sarado yung himpilan mo. Ha? Mga kaibigan. Nakalimutan nila na kontrolado ng Estado ang pamamahayag noon. Oh, at hindi lang ng Estado, kundi pati ng mga kroni ni Marcos. Ang mga nagpapatakbo niya, kamukha nung isang periodiko, mga kroni yan eh. Oh, wala na, sinara yung Manila Times eh, di ba? Mga kaibigan, sinarado yun. Ang dami pa, mga payaga, yung pre-press, sarado yun. Oh, ano pa, yung iba't ibang himpilan, isinara lahat yan. Ngayon, yung pamamahayag nung, ang nilagay, mga tao niya. Oh, si Romualdez, may pinatatakbo. Yan yung, si Martin Romualdez ba yan? Oh, yan ang tatay nila. Yan ang dating nagpapatakbo ng periodiko. Daily Express. Hindi ba? Oh, eh Marcos paper yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, kaya, tanungin mo yung mga media. Eh, sino mga nandun? Eh, siyempre yung nakakapagsip-sip lang. Di ba? Yun lamang may connection sa administrasyon ni Marcos ang pwede. Oh, eh no, napakahirap magkaroon ng programa sa telebisyon. Eh, minsan nagkaroon ng programa tatay ko, Marcelo eh. Pero yun, musical program. Ha? Oh, para dun sa mga working entertainers. Kasi nga, boom ang entertainment nung araw sa Japan. Ha? Kaya binigyan ng tatay ko ng pagkakataon na makapagtanghal sila sa television. Itong mga karaniwan na mga working entertainers, yung hindi napapanood sa TV, di ba? Napapanood natin, mga celebrity lang. Ito yung mga nabubuhay sa na ang hanap buhay talaga ay kumanta, tumugtog. Yan. O, entertainment. Ha? Eh,
katakot-takot ang pinagdaanan noon bago maaprubahan sa Channel 4. Yung Channel 4 noon nandito pa sa GSIS building sa may tapat ng Manila City Hall. Mga kaibigan, yan ang opisina ng kwano ni studio ng Channel 4. Kwano, katakot-takot, ha? Nilakad pa sa mga matataas na opisyal bago pinayagang magkaroon ng palatuntunan na ganun sa telebisyon. Ang hirap eh, nagsasalita kayo nang hindi niyo naintindihan eh. Kaya ang tanong, bukod sa pera, ano ba meron si Bongbong? Kakayahan? Ha? Anong kakayahan? Lahat yung mga kandidato na yan, malibang kay Vice President Lenny Robredo, nabigyan na ng pagkakataon na makapanungko. Sila nga nakabalik pa eh. Di ba? Kaya hindi ako magtataka kung si Jinggoy na may kasong plunder, makabalik pa yan eh. Si mo may kaso? Hindi ako magtataka, mga kaibigan. Magsipanalo pa yung mga yan. Ngayon, sino sinisisi natin? Dalawa may kasalanan dyan. Kasalanan ng botante, kasalanan din ng COMELEC. Itong kagaguhan ng COMELEC, nagdi-disqualify. Ha? Wala naman silang batas. Ha? Mga kaibigan na pinagbabasihan dun sa disqualification nila. Paano tayo magkakaroon ng mga panibagong muka sa politika? Ang pinakabago rito, bago sa politika, si Vice President Lenny Robredo, pero marami nang nagawa. Di ba? Marami nang napatunayan. Mga kaibigan, wala pa siya sa public service, nagseservisyo na rin sa publiko bilang abogado, pro bono, lawyer. Mga kaibigan, nagbibigay ng servisyo ng walang kapalit na bayad. Di ba? Marami na siyang napatunayan. Sino pipiliin mo? Sige nga, sabihin niyo sa akin ang pangalan ng presidential candidate na pwedeng makapareho o makapantay man lang sa credential ni Vice President Lenny Robredo. Sa umpisa pa lang naman yan na sinasabi natin eh. Hindi ba? Kaya wala tayo, tinan mo. Pupusta ko, iboboto nyo rin yung mga dati na. Bakit nangyari yan? Sinasabi na natin yan, umiikot lang sa kanila eh. Dahil sa political dynasty, wala kang magagawa eh. So, ang pinakamaganda mong magagawa ngayon, gawin mong presidente si Vice President Lenny Robredo. Ha? Para maayos lahat yan. Yan ang dapat mong kumpunihin eh. Di ba? Isa yan. Yan, pagka naupo si Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan, di ba? Maraming politiko, yung mga balimbing na yan, maglilipatan yan. Doon naman sila magsisip-sip. Kung ano sasabihin ni Vice President Lenny Robredo na mga priority bills niya, di ba? Ito, prioridad dito ng administration. Magsisip-sipan yan, mga kaibigan. Pero meron ding posibilidad na nagpapatakbo nga sila ng marami nilang kandidato para yan ang gagamitin nila. Kung sakaling manalo na si Vice President Robredo, ibabagsak nila yan. Kaya tatakbo na naman si Gloria para maging Speaker of the House. Yun ang mangyayari pagka tayong mga butante, dyan, simulan ninyo sa mga lokal. Halimbawa, sa Maynila, boboto nyo ba yan si Hani Lacuna, mga kaibigan? Sipin ninyo, isang doktor na naman ang namatay dyan sa Maynila, ha? Na hindi na inabot yung kanyang pagre-retiro. Napuesto yung doktor na yon panahon pa ni May Lopez. Naging direktor siya sa panahon ni Mayor Lim. Mga kaibigan, namatay. Bakit? Ito yung sinasabi natin eh. Walang ya itong pamilya Lacuna eh. Siyempre, pinayagan ni Isko eh. Di ba? Lahat ng mga tauhan ni Mayor Lim na nagamit na nila sa kanilang politika. Alam nyo, ginawa yung mga doktor. May edad na, nag-iintay na lang ng mga retirement nila ito. Pinupwersa nila, matanggal na sa pwesto eh. Bumitaw na sa pwesto para makopo na nila lahat ng pwesto. Di ba? Maglalagay na sila ng sarili nilang tao. Anong ginawa nila?
eh itinalaga dun sa kwan yung sa luneta, mga kaibigan, ha? Kaya nagagalit si Rizal eh. Sipin mo yung mga COVID dumudinala, ha? Oh, tapos yung mga matatanda doon nila inassign. At hindi lang yun, ha? Pinagtatrabaho nila ng 48 hours. Pagkatapos, pinababantayan pa. Hinahanapan ng mali. Halimbawa, sa 48 hours, eh, may nakita. Eh. Nagpahinga ka. Ba, i-re-report ka para magkaroon sila ng pagkakataong sibaking ka sa pwesto. Yun ang walang ya, hindi ho ba, mga kaibigan? Panahon na ng COVID, yung pa iniintindi. Hindi naman yung paggamot sa tao eh. Oh. Kaya yan, sabi ko sa inyo, ang pinakapanalo niyan, daya eh. Yan si Lacuna na yan, si Hani Lacuna. Bakit? Subukan ninyo magpa-eleksyon ngayon, ha? Sa Manila City Hall na lang, sa mga empleyado, lihim kayong magpa-eleksyon. Tignan niyo kung mananalo yan. Karamihan dyan, mga kaibigan, 70% hanggang 80% isinusukan yan, yung administrasyon na yan. Lalo na itong pamilya Lacuna na lahat sila, buong pamilya, nakapwesto. Ang pinakamaganda rito ay yung bago, ha? Eh, wala ka naman pagpipilian sa ngayon, di ba? Check na maraming i-disqualify ang COMELEC dyan, sa mga senador lang eh. Oh. Eh, wala tayong magagawa. Pagyayamanin natin ito, ang pinakamahalaga, eh maging presidente si Lenny Robredo, ha? Mga kaibigan, huwag nyo lang iboboto yung tulpo, sigurado yan. Lalong magiging untouchable yan. Nakita ninyo yung kaso nung kapatid, nung dalawang kapatid, dismissed sa ombudsman pa lang. Magkakaroon na sila kung nung wala silang kapangyarihan, eh nakapananakot sila ng kung sino-sinong tao. Sila yung police, sila yung fiscal, sila yung judge, ha? Sila lahat eh. Mga kaibigan, doon sa programa nila, kung hatulang ka ron, mumurahin ka eh. Para bumilib sa kanila yung mga tanga eh, yung mga mangmang. Mga kaibigan, imbes na turuan nilang matuto, hindi due process of law yun. Hindi yung rule of law. Mob rule yung ginagawa nila sa kanilang programa. Nagdi-disguise na public service. Sipin mo, magre-reklamo sa'yo, dudulog sa'yo para maayos yung problema. Halimbawa, ikaw, hindi ka napasweldo. Ha? Irereklamo mo. Ano layunin mo? Gumanti lang para masira lang? Hindi, siyempre, di ba? Ang intention mo eh, malutas yung problema mo, di ba? Na hindi ka nababayaran. Malulutas ba yung kumumurahin yung ano? Sige nga, di, magagalit sa'yo, di ba? Yung isinusumbong mong hindi nakapagbayad ng sweldo. Eh, mas lalo magagalit yun. Ano gagawin nun? Tatawag ng lihim. Oh, ikaw, tigil na, tayo na lang usap, ha? Lalo in check, katulad yung anak ni Lucio Tan, di ba? O may nangyari pa ba ron? Tapos kakandidato kayo. Eh, lintik ang abuso niya mga yan, di ba? Kung makapagdala ng bodyguard dyan, sandamakmak, ha? Bakit sila magbabodyguard kung wala silang atraso? Di ba? Kahit na official ng police, police na pangkari, minumure. Ano eh, wala na mga pagkatao? Mga kaibigan, anong klase programa yun? Nagpapanggap na public service para makapagmura? Ganun ba yun? Ang tawag doon ay exploitation ng gagamit, pinagsasamantalahan yung mga maliliit na walang kamalay-malay. Ito nga ho, di ba? Lumayas na itong si Florin Hilbay sa Aksyon Demokratiko ni Iscurap Moreno, ha? Eh alam niyo ba yung Aksyon Demokratiko? Ang nagtatag niyan si Raul Roco, di ba? Yung partidong 'yan.
Eh ngayon, ang kandidato nila dyan ay hindi naman si Raul Roco eh. Eh sino? Si Roco Roco, Iscorap Moreno. Yan ang kandidato ngayon ng Aksyon Demokratiko. Si Lapid Bumabanat, Lapid Fire! At eto sabi ni ano ni Hilbay, ha, na kumalas na. Sabi ko sa inyo, magkakaroon ng exodus eh. Isipin mo, chief of staff mo, lumayas. Yung presidente, 24 na taon na raw silang magkasama, eh lumayas. Presidente ng Universidad de Manila na inilagay niya. Meron pang isa, yung abogado. Oh, meron pa itong si Noli Di Castro. Kakapanumpa lang, lumayas na, mga kaibigan. Nakita eh, di ba? O ano sabi ni Hilbay? Ethical considerations. Yun ang dahilan. Ibig sabihin, ano ito? Mal-edukado ito talaga. Di ba? Nagpapanggap na may natapos, wala naman. Alam mo, huwag mong gamitin yung mahihirap. Ginagamit niya eh. Pagka pinuna mo, bakit ganyan ka magsalta? Kami ba wala nang karapatang mahihirap? Ganyan eh. Pinagagalit niya yung mahirap. Laban doon sa mga tinatawag niyang moralista, hindi moralista yun. Yung mga yun nakakaintindi ng pamantayan. Sabi ko nga sa inyo, may batas kung papano gagalaw, kikilos, at tutupad ng kanilang tungkulin ang mga empleyado at public officials. Hindi ba nagagalit tayo pagka bastos yung mga nasa gobyerno? Di ba? Kaya nga ginawa yung batas na yun eh. Mga kaibigan, para sumunod sila ron eh. Yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Mga kaibigan, yun ang pamantayan. Hindi ka pwedeng magyabang, hindi ka pwedeng papapil na akala mo utusan yung mga kausap mong mamamayan. Di ba? Dapat kang maging magalang. Nakalagay yan dyan eh. Oh, violation yan ng Republic Act 6713 pag hindi mo sinunod yan. Ethical consideration, so sinasabi ni Hilbay. Oh, di ba? Bali ba nung nakaraang eleksyon, di ba kumandidato ito? Aksyon Demokratiko rin ang kwan, ang partido nito. Oh, I write to announce, sumulat daw siya para ipahayag ang kanyang resignation, pagbibitiw, mula sa Aksyon Demokratiko at ang kanyang endorsement sa pagtakbo naman ni Vice President Robredo. Ini-endorse niya ngayon si VP Robredo, di ba? Oh. I'm leaving Aksyon not to join another party. Hindi raw siya para sumali lang sa partidong iba, ibang partido. But out of ethical consideration, dahil sa ethical considerations, inuulit natin. Because I intend, dahil lang aking layunin, as an ordinary citizen bilang isang karaniwang mamamayan, to public support her. Tinutukoy niya si Vice President Robredo, support her campaign. I must resign from the only political party I have ever joined. Pero yung sinasabi niyang ethical, double meaning yun. Yung ethical na binabanggit dito, para hindi magkaroon ng conflict doon sa kanyang pagiging membro ng Aksyon Demokratiko at pagsuporta kay Vice President Robredo. At ito, merong sinabi si Hilbay, we cannot afford another narcissistic. Hindi raw niya maaatim na magkaroon ng isa pang panibagong narcissistic. Ang ibig sabihin nun, yung mayabang, di ba? Yung self-centered. Yung siya lang ang tama, ha? Gaslighting troll for a president. Kandidato lang ng troll ito, mga kaibigan. A candidate who wakes up only during campaigns
is no leader. Yung gumigising lang anya pag may kampanya, hindi leader yan. And we cannot have another absentee president. Oh, yung wala sa hindi mo matagpuan, di ba? Laging tulog, ha? Baka ito'y nakakulambo, ha? Oh, we need a president who will show up, level with the people. Sabi ko nga sa inyo, wala ka naman pwedeng ipantapat dyan, eh. Oh, huwag nyo intindihin yung mga troll-troll na yan. Sabi ko nga sa inyo, simple lang yan, eh. Delete, tsaka block. Kasi pag sumagot ka dyan, kumikita sila. Gawin mo silang walang kabuluhan. Dahil totoo namang wala silang kabuluhan. Yun ang gawin mo. Ako, ginagawa ko yan, eh. Di baling, kukunti lang. Ang daming nagpapad sa akin. Ito nga eh. Hingi ako ng paumanhin. Hindi ko kayo basta mai-add kung hindi ko kayo kakilala eh. Dahil lalo tayong dapat mag-ingat ngayon. Sapagkat, hindi mo alam, maraming nagpapanggap eh. Hindi ba? Nagpapanggap lang sila. Kunyari, Robredo. Ha? Meron naman, totoo. Pero, hindi natin matiyak. Di ba? Wala akong paraan para matiyak yun. O, hindi sapat yung meron kayong logo ni Vice President Robredo. Hindi sapat yun eh. Mabuti na yung mag-ingat. Total eh, mapapanood naman ninyo programa natin eh. Di ba? Kahit hindi tayo magka-friends sa Facebook, mingi ako ng paumanhin dahil ang purpose ko malipol yung mga yan eh. Wala naman tayong iba pang paraan ngayon eh. Na alam eh, na pwedeng gawin. Di ba? Kundi yun. Kasi ang sa akin, simple. Simple lang ang sentido ko mun eh. Pag yan, binlock mo, dinilit mo. Kung lahat tayong matitinong gumagamit ng social media, hindi natin ina-accommodate yung troll, mga kaibigan. Abay, ano mangyayari sa kanila? Kung lahat, mabablock na sila. Di sila-sila na lang. Di ba? Eh, sino pa bibili sa kanila? Sino pa magbabayad sa kanila? Wala na. Di ba? Kasi pagka nakikita mo sila, mabubuisit ka pa. Di ba? Bakit ka magpapabuisit dyan sa mga yan? Sino ba yan? Hindi mo nga kategorya yan eh. Kasi hindi na nila alam yung pamantayan ng wastong ano eh. Pakikitungo na eh. Wala na sila nun eh. Hindi na nila alam yun. Pera lang. Isipin mo, bayaran mo ng 30,000 yan. Wala namang alam yan, di ba? Mambubuli lang yan. Kamukha ng ginawa ng kasalukuyang administrasyong ito. Gagawin nila yan, lalo ngayon. Ha? Na ang inchik ang tumutulong sa kanila. Di ba? Yung mga communication system ng inchik ang tumutulong sa kanila. Kaya, ang pinaka... madaling magagawa natin, huwag entertainin yan. Huwag niyong bigyan ng panahon. Sayang lang panahon niyo dyan. Sila kumikita. Ha? Lalo na yung iba na nakikiayon dun sa mga pinagsasabi nila, na halimbawa eh, hindi naman troll, gago yun. Bakit? Eh, yung ginagaya niya eh, kumikita siya, hindi. Di ba tanga? Ano tawag mo ron? Alam nyo ha, mayroong mga sorti si Vice President Leonel. Hindi si Vice, kundi yung mga supporters na nag-o-organize ng mga, yung mga sasakyan eh, convoy, ano tawag mo ron? Motorcade, ha? Nagmo-motorcade. Alam nyo, may balita ako. Namimigay sila ng t-shirt na ipinagawa nila. Ako, yun din ang bala kong gawin, magpagawa ng mga t-shirt. Nagbibigay sila. Alam nyo, marami silang nadadaanan. Bibigyan nila ng t-shirt. Pagkatapos nilang bigyan ng t-shirt, binibigyan sila ng pera. Para saan? Ang sabi raw, para saan mo ito? Bumili ka pa ng t-shirt, ha? At ipamigay mo sa iba. Sipin ninyo yan, gumagastos ang mga mamamayan at
pati tarpaulin. Ito, pambili ng tarpaulin. O kaya, magpapagawa sila ng tarpaulin nila. Kayang-kaya nating ipanalo nating mamamayan. Kung gagawin ninyo yan, yung, huwag niyong pakialaman yan, troll. Bayaan nyo sila. I-delete, i-block nyo. Para makita ng Facebook na puro walang hiya na yan. Diba? Isang grupo. Mga kaibigan. Wala nang kikitain sila. Kumita man sila, tanga na yung nagbibigay sa kanila. Mga kaibigan. Yun ang gawin ninyo. Iba ang dating ngayon nitong si Vice President Lenny Robredo. Maging sa abroad, sabi nga sa inyo. Kanya-kanyang organize. Yung mga kababayan natin doon. Para, kasi pwede silang bumoto ron eh. Di ba? Nakakaboto sila ron eh. Mauna pa nga silang bumoto ron eh. Pagka nagsimula na eh. Pwede na silang magbotohan. Di ba? Kinukumbinsi nila yung mga kapwa nila, Pilipino, sa kanilang lugar. Totoo, itong programa natin, marami na tayong nakumbinsi dito sa program natin. Sa feedback ng ating mga listener, sinasabi nila sa akin, dati kaaway ko yung tatay ko. Ngayon, kapakinig ko sa inyo, nakumbinsi ko makinig. Nung mapakinggan kayo, Robredo na hong sila. Ganyan kaaga ang desisyon. Wala na kayong pwedeng baguhin sapagkat labas naman ang barahan nila. Di ba? Nakalitaw na kung sino sila. Yun yung sinasabi natin eh. Magsisitakbo kayo. Ano ipapangako nyo na naman ngayon? Sinabi nyo na yan noong nakaraan eh. Di ba? At gano'ng katagal na kayo? Kung magagawa nyo yan, nagawa nyo na. Ano papangako ni Bongbong na dapat nagawa na niya? Naging senador siya, naging congressman siya, naging governor siya. Di ba? Ano ginawa mo? Di ba, mga kaibigan? Ba't wala kami nakita? Pero wala na tayong oras eh, mga kaibigan. Bati-bati muna tayo sa mga taga-subaybay po natin. Nabati natin sina Lawrence MN, si Tess Coracho, si Divine Mitchell. Dito na yung ating kaibigan na veteran radio reporter na si Joey Rebate, mga kaibigan. Sino pa ba? Ito, meron tayong mga bagong babatiin po dito. Sina si Ka Romeo Esteban, binabati ko po ha, Ka Romeo Esteban, ang PD2 diyan po sa lokal ng Mataranok, Tarlac. Siya po ay bayaw ni Ka Perli dito sa Metro Manila South. Si Sean Herbert C. ay binabati rin po natin, kaibigan ni Wenny De Hoya. At saka nung husband niyang si Boji Hoya. Si Herminia Tanyedo ay binabati natin, maging ang kanya mga tsuhin at tsahin. Ang tsahin niya si Mrs. Lydia Canyo at si retired US Navy Napoleon Tanyedo Canyo ay binabati po natin. Ano yan ha? Tsuhin at tsahin ni Herminia Tanyedo. Pati na yung kapatid ng kanyang tsahin na si Ginang Agnes Tanyedo Canyo Limson, ng lahat po sila taga San Francisco, California. Si Jojo ng Marikina, si Glenda Carlos Bacus ng Talisay, Cebu, Edward at Gina ng San Diego, California, Maribel De Vera ng Arizona, si Dan Makalinaw ay binabati natin, Esther Garcia ng Chicago, si Sol Lopez ng Vallejo, California, Manulito Mata ng Northern California, Bayani Manlongat ng Jakarta, Indonesia, Wilbert Serapin Balyon, Reddy San Miguel, at ang kapatid na si Celia Reyes at ang asawa ni Celia na si Eliseo Reyes, Edipolo Ramos,
Roddy at Carmela ng Japan, si Joel Pasco at Pasco family ng Tatala, Binangonan, Rizal. Oh, sino pa ba? Si ano ha, si mga katropa natin. Si Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Eric Cruz ng Las Vegas. Oh, si Joel Diaz ng Italy. Binabati natin. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Yula Sotelo, si Susana De Los Santos. Si Ella Samson Albiar, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Briginho, Rosita DC. Si Ella ba, nabanggit ko na. Babanggit ko lang, no. Ella Samson Albiar. Sa Tokyo, naroon po si Jorge Beichong. Sa Guam, si June Gases ng Abracadabra. Walden Kiham Berry ng Guam. At ang kanyang buong pamilya na pawang mga musician. Ernesto Soleta at Erlinda Soleta ng Vienna, Austria. Nicanor Jacinto. Rene at Del Avila ng Alberta, Canada, Angel Samudio. Si Coffee Pen, Annabel Miradon, Toscano, Losa Wilfredo, Yolanda Kabatbatmata, Nini Sople, Dennis Martinez, Jesus Cua, Angelina La Rosa, si Mamu Moon, Ray Cada, Nelson, pangalawa na yun Nelson Ladra, si Jer Gab, Joey at Sally Mendoza, Roselito Castillo, si Sammy Kimchi Pakuin, si Anita Hapon, Gloria Latore, Cesar Silvano, si Carlos Almeria Dayot, ha? Si Jomar Apolinar, Marieta Aniban Kuwanico, Lebanon Ekra, Arce siguro ito, ha? Donabel Arce, si Kevin Jordan Alegria, Jose Pangilinan, si Angie Cruz, Nelly Serran Pami, Marieta, nabanggit na yon, si Jean Ohener, si Marqueses, Magdalena Dada Dumlao ng Darite Mobtri, Elsa Alvarez, Kevin Jordan Alegria, si DG Odarag, si Edith Kapalad, Chai Mids, si Carmela Tanyida, sino pa ba? Ang dami ho nito eh, pero tayo po ay magpapaalam na muna. Kabayan ko ay isa ang nahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo bukas, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Neri Colmenares! Ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong dana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na